magandang araw mga paps. Ang gagawin natin ngayon ay para sa mga gustong matuto mag Photoshop. May Photoshop tutorial tayo ngayon. Sisimulan natin sa mga layers. Ano ba ang layers? Okay, simulan na natin. Bukas muna tayo ng blankong canvas. Inches. Basta natin. 2x3. 24x36 inches. CMYK. Yan. So, ito yung pinaka-background natin. No? Itong background natin, pwede mo siyang ma-adjust kapag gusto mong gawing portrait. Punta ka lang sa image. Image rotation. Yan. Pwede mo siyang ikot. Yan. So, balik muna natin sa landscape. So, ngayon, itong background natin, dito pa lang, marami na tayong pwedeng gawin. No? So, ito, tanggalin mo lang itong lock niya. Layer 0 siya. So, pag nag-right click ka dito, bending options, makikita mo dito kung ano yung mga pwede mong gawin sa kanya. Pero mamaya, isa-isahin natin yan. Basta, magbukas muna tayo ng iba pang mga layers para mas maintindihan natin. Para makapaglagay ka ng picture dito mismo sa ginagawa natin, punta ka lang sa file, place, yan, pili ka ng kung anong image ang ilalagay mo. Maglagay muna tayo ng background. Yan, so. Yan, background para kay Hulkbuster. Kapag maglalagay kayo ng image, lalo na katulad ng Hulkbuster, lalagay muna tayo, Hulkbuster, place, yan. Kung mapapansin nyo, kapag dito ka nag-adjust ng size, kanyari dito, so nawawala yung pagiging proportion ng image. Natin. Control C. Yan. So, ito tayo. Ito yung original na itsura niya. Kapag palalakihin mo yung image, Control T, tapos pindutin mo yung Shift, drag mo dito sa kanto. Yan. Kahit palaitin mo siya, palakihin, basta nakapindot ka dun sa Shift, magiging proportion yung itsura niya. Lumiliit at lumalaki lang siya. Hindi siya nagiging malapad, hindi siya nagiging punggok. Yun. Proportion siya. So, shift lang. Yan. Kapag ka medyo kontento ka na sa laki niya, yan. Palakihin pa natin konten. Yan. Enter. Tapos, lagyan natin ng parang malaking Hulkbuster dito sa kanan. So, kapag mag duplicate ka ng layer, click mo lang tong layer na i-duplicate mo. Tapos, Control J. Yan, Control J. Control T. Tapos, palakihin natin siya. Kasi ang gusto natin sa kanya, parang, ano lang siya, yung medyo nag-fade na shadow na malaki. Ganong effect ang gusto nating ma-achieve. Yan. Ngayon, kapag gusto mong medyo palabuhin siya, dito tayo papasok sa opacity. So, ito yung effect na
kadalasan ginagamit ito sa mga ano, sa layout talaga. Kumbaga, pampaganda siya ng konti. Okay, okay na siguro yan. 70% opacity. Tapos maglalagay tayo ng pangalan. So dito ko lang, punta ka lang dito sa letter P na to. Tapos yung mga ano niya, fonts. Lalakiin natin siya, i-adjust natin yung laki, control T ulit, shift, drag sa kanto, pero since ano lang naman to, letters lang naman, pwede siyang ma-deform ng konti. No? Yan. Pwede natin palakiin ng konti. Papansin nyo, medyo okay-okay na siya. Hindi pa natin ginagalaw yung iba pang pwedeng gawin sa kanya, katulad ng bending options. Ito nga pala, mga paps, yung pagkakasunod-sunod niya, kunyari, itong kung ano yung gusto mong nakikita sa ibabaw, simple lang gagawin mo. Kung paano yung pagkakasunod-sunod ng layers, kunyari, itong si background, gusto mong nasa ibabaw, o yun ang mangyayari sa kanya, hindi makikita yung mga nasa ilalim niya. Diba? O lagay natin ulit yung ano, ito, ilalagay mo sa ibabaw niya itong malabo na Hulkbuster, tapos itong mas malinaw, so, mas dun sa ibabaw siya ilalagay. Kung sino yung gusto mong mas kita, yun yung ilalagay mo sa pinaka ibabaw. Tapos itong mga mata na to na nandito dito sa gilid, ito yung kung halimbawa gusto mong hindi muna siya makita yung ano niya, kunyari para may aayusin ka na nasa likod ng isang layer, pwede mong tanggalin muna siya pansamantala. So i-click mo lang yung mata, yan. Okay, so ngayon dito na tayo sa font, no? Kung paano natin pagagandahin yung font. So, dahil nakaharang si Hulkbuster, kiklik muna natin yung mata para hindi siya makita. Yan. Okay, ito. Dito na natin ipapaliwanag kung ano yung mga nasa bending options. Right click, bending options. Yan. Simulan natin sa bevel and emboss. Mapapansin nyo, pagka-click pa lang natin sa kanya, yan, nagmukha na siyang parang 3D. Kasi yun yung gamit niya. Parang naka-emboss siya. Dito, ma-adjust mo yung depth, size, tsaka yung soften niya. Ngayon, bahala ka na kung ano sa panlasa mo ang bagay sa kanya. No? Gusto mong medyo chisel hard, yun yung kalalabasan niya. Bawasan mo yung soften niya. Yan. So, mukha siyang parang makanto. No? Ito namang stroke. Yan ang effect niya. Pindutin mo lang yung word na stroke para lumabas yung structure niya. Doon mo ma-adjust ngayon. Kung anong gagawin mo sa kanya? Kung gusto mo palitan yung stroke, click mo lang itong color. Pwede kang dito pumili sa color picker o pwede ka din dito sa swatches. Diba? Yan. Okay na muna natin. Inner shadow. Ano ba itong inner shadow? Yan.
shadow siya sa loob mismo ng mga letters. Pinda-click mo yung word na inner shadow, tsaka doon mo makikita yung structures niya, yung kung paano mo siya i-adjust. So, ganun ulit. Dito mo lang ma-adjust lahat, depende sa panlasa mo. Inner glow, ganun din yun. Pwede mong palitan. Kasi since white na siya, hindi kita yung inner glow eh. Naka-white siya kanina. So, palitan natin ng medyo, siguro mas maganda palitan na lang natin yung kulay niya muna. Yan, para makita natin yung inner glow. Yan. Gawin natin puti. Yan. So, yan yung inner glow. Parang umiilaw siya sa loob. Satin, eh, ganito lang siya. Yan yung pinaka-effect niya. Yan. Parang, ano siya eh, may pattern na makintab. Color overlay, parang kinulayan lang siya. Yan, palit ka ng kulay. Gradient, itong isa sa mga madalas gamitin. So, click mo lang dito sa gradient. Yung sa preset niya, makikita mo na yung mga naka-reading gradient doon. Pipili ka na lang. Ito maganda. Siguro ito. Ito na lang siguro. Tapos, pattern overlay. Overlay. Yan. Pattern. Magkaka-pattern lang siya. Kaya lang, since hindi naman kasi legit tong Photoshop natin, konti lang yung choices ng pattern. Outer glow. Yan. Lagyan muna natin ng color overlay ulit para makita nyo yung outer glow. Outer glow. Yan yung outer glow. Sa labas naman yung glow niya. Opacity. Yan. Depende sa panlasa mo, diyan mo lang siya gagalawin. Drop shadow. Yan. Siyempre. Drop shadow pa lang. Alam mo na agad siya kung ano siya. Napapalitan din ang kulay yan. Depende sa panlasa mo kung anong kulay ang gusto nyo. Pero sa ngayon, i-drop muna natin. Shadow. So, ngayon, black muna yung pipiliin natin. So, ganun din. Distance. Dito mo i-adjust. Spread. Size. So, i-adjust natin siya ng saktong-sakto lang. So, kung ano yung babagay muna sa kanya. So, dahil gagawin na natin siyang, pagagandahin na natin siya, lakihin natin ng konti si Hogmaster na pangalan. Yan. Busog natin itong Hogmaster na background. Tanggalin natin yung overlay. Palitan natin ang gradient. Parang bagay itong lagyan natin ng stroke na white. Ay, ito ang ganda. O parang yellow. Yellow siguro. Yellow. Yan. Medyo panipisin natin. Ito si Hogmaster mismo. Lagyan natin ng outer glow. Outer glow. Gandang
pa lang, mga paps, makakapag-layout ka na ng maayos-ayos. So, kung papansin nyo to, 1, 2, 3, 4, 5, 5 layers lang to, kasama yung pinaka-blanco, yung layer 0. Kung tutusin, pwede mo nang amburahin tong layer 0 na to eh, kasi meron na tayong background na nilagay. Tapos ngayon, ituturo ko naman sa inyo itong paggamit ng folder. Ano ba itong folder na to? Kapag naglagay ka sa loob ng folder, kanyari ito, ilalagay mo itong malinaw natin na Hulkbuster, tapos yung Hulkbuster na Word. Ayan. Kapag nakagroup siya, syempre, kung ano yung gagawin mo sa group, sa isang, magiging good as isang layer siya. Parang ganun, no? Na pwede mong lagyan ng effect, pwede mong tanggalin sabay-sabay, lagyan ng effect sabay-sabay. So, kadalasan ginagawa to sa pagka meron kang mga layers na gusto mo ng pare-parehas yung bending options na gagamitin mo. Kasi pwede mong overlay lahat sabay-sabay, kaya nyan, makikita mo parehas sila naka-overlay. So, shadow, outer glow, bahala ka kung anong gusto mo, no? Pero sa ngayon, syempre, pinaliwanag ko lang yan. Yan ang pinakagamit niya. Layers pa lang, kapag naiintindihan mo yung layers pa lang, makakapag-layout ka na ng maayos-ayos na layout. Susunod, mga paps, tuturo pa natin yung iba. Kasi napakalawak nitong portion na to eh. Nandito na lang muna tayo, mga paps. Please like, subscribe, and hit the notification bell para sa mga susunod nating mga videos tulad ito. Salamat!